your latest single is Ako Para Sa'yo. Diba? Mm-hmm. Exactly, diba? From that specific topic, diba, na about sa nagpaasa, umasa, and everything, paano mo masasabi ang mga katagang Ako Para Sa'yo kung kayo ang tatanungin, diba? Kasi I wanna know, what's the message of this song? JB, if you're going to give me the interpretation of Ako Para Sa'yo sa song nyo na to, ano yung babaunin ko while listening to this song? Isa-isa talagi kayo. Sorry, Para sa akin, inaano sa mga questioning ko, ha? Charest. De, love you, Jai. I love you, Bri. Ang Ako Para Sa'yo ay tungkol sa, yun nga, yung the idea of the one. Yun, ganun ko siya lagi explain kasi madalas it's about someone na hindi siya before naniniwala sa concept of the one, na para sa kanya is hindi totoo yun. Until he met this person and then niya na-realize na totoo nga yung the one, and this person changed him a lot or changed him or her a lot. Tapos parang naiba yung outlook niya sa life. So para sa akin yun yung meaning ng Ako Para Sa'yo. Lalim ah. Parang pinagdaanan na. Parang pinagdaanan. Bryce, ikaw muna. Ako talaga hinuhuli lagi. Tama yung sitawin yung sitawin. Pero may ano din ako na parang selfish approach na parang ako talaga para sa'yo. Parang ganun. Parang naniligaw na ako para sa'yo. Like, choose me. Parang you claim ganun. It. You claim it. Na. Claim it. Yeah, I claim it. Totoo. Law of attraction, di ba? Tama. Di ba? If you want something, di ba? Or kung gusto mo talaga yun. Go correct. Yeah, oo. At sasabihin mo talaga na... Nagkasundo rin tayo lahat? At sasabihin mo talaga na, hello, ako para sa'yo, diba? Yeah. Brian, ikaw. Ako, parang nung narinig yung song kagad, Destiny kagad yung naisip ko. Alam mo yung parang bigla siyang dumating sa buhay mo, hindi mo in-expect. Kasi you don't have to find love. Love finds you nga, diba? Tapos, parang kusa siyang dumating, tapos parang kiniklaim mo na ako para sa ito, ikaw para sa akin. Kasi nafe-feel mo na. Ganon. Parang destiny. Sabog. In fairness. Diba? So ako ngayon, tatanungin ko ngayon kayong tatlo, JV, Bryce, and Brian. What's your favorite line from this song? Brian, you go first. Ako, yung hindi ka na mag-iisa. Parang yung part na yun, yung hindi ka na mag-iisa. Kasi nahanap mo na siya. Parang sinasabi mo sa kanya, "Oh, hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako para sa iyo," ganoon. Parang nagbibigay ka ng assurance, no, na don't be sad, I am always here for you. Ganoon. I'm shaking, my God. Charing. I'm shaking, chika. Bryce. Sa akin naman po is yung parang mula na kilala kita. Sana makilala kita. Nagkakulay na yung puso. Binibini ko. Ang buhay binibini ko. Yun po. Kasi... Diba? Go, Brian. Kasi, yun po. Maganda po yung thought na parang once I knew you na parang my life is full of colors na before it was like black and white. Wala na. Parang ganun. Wow. Diba? Wait, totoo yan. O, kung nakaka-relate kayo mga kapamilya, kahit nga hindi pa kayo di ba? Pag may someone na feeling mo, pagising mo pa lang, nabasa mo yung message na kahit ang message lang ay, maing ka na, good morning. Di ba parang feeling mo buong-buo na yung buong araw mo. That's exactly yung yung nagbibigay na binigyan mo ng kulay yung mundo. Kasi before, pag nakatanggap ka ng message na ganun from someone na hindi mo naman talaga iniirog or yun yung spark na tinatawag. Maraming nag-good morning, maraming nagsasabing kumain na tayo. Pinapayak mo ako, DJ. Pero pag specific from a person, di ba, from someone na natanggap mo yun, parang iba yung kalabog ng dibdib. Pinapayak mo ako, DJ, pinapayak mo ako. Yun talaga yun sa akin. Pinapayak, ikaw nga nakipag-break. Siyempre, binalyo ko yung namin. Parang, alam mo, akala ko nga siya na basta yun na yun. Hindi pala. Ay, ako. JV. Ako sa akin yung ikaw ang langit sa mundo, nagbibigay lakas kung kailangan ko. Dang. Sobrang nakaka-release. Oh! Kasi, as I said nga, diba, I used to doubt myself. Until now, I still do doubt myself. Pero, yung the one ko kasi,
siya yung laging nagsasabi sa akin na you can do it. Like, yun nga, sabi mo nga, di ba, may mga messages na dun kikiligin ka talaga. Minsan, yung simpleng message niya lang before my guest, yung mga guestings namin na sinasabi niya, like, good luck. Yung sobrang, nagkakaroon na ako agad ng lakas ng loob. Uy, true yan. Nakaka-relate. Hindi, pero totoo yan, di ba? Bukod dun sa good morning at sa kumain ka na from someone na talagang feeling mo eh may connect, may spark kayo sa isa't isa. If you're in a relationship like you, JV, di ba? Tapos nagugulat ka na makatanggap ng nag-cheer sa'yo yung partner mo. Di ba? Yung nagsasabi sa'yo ng congrats for this, galingan mo sa ganito, I'm always here, nasa likod mo lang ako, sinusuportahan kita. Grabe yun. Iba yung happiness nun. Kaya yung iba nga, favorite, iba. Kung yung favorite line mo ay, yung ano yung sa langit? Ang langit sa mundo, nagbibigay lakas kung kailangan ko. Which I believe sa lahat ng mga gustong magmahal, yan ang hinahanap nila. Diba? Yun nga po hinahanap. Kasi diba, bago ka pumasok sa isang relationship, I watched the interview of Tony Gonzaga with Rica Perelejo and then Rica shared na pareha silang broken nung napangasawa niya. Tapos parang nung nagsama sila, two hearts na broken or two souls na broken, kayong dalawa yung nag-angat sa isa't isa at binuo nyo yung dalawang puso at dalawang soul na para maging buo, di ba? Para maging isa. So, apa, ang lakas maka-destiny, which, di ba, kung babalikan natin yung explanation ni Brian, ni JV, tsaka ni Bryce Dana, kung saan tungkol itong ako para sa'yo, in short, it's destiny. Oh, yes, po. Yes, talaga. Tama. Destiny. Personally, kanino nyo din i-dedicate yung song? Sabi siguro ni JV, no? Ay, grabe, no, sa hotspot, iba pala magtanong yung DJ Jaiho. Saan? Kasi saan? Desanay na ako sa'yo, DJ Jaiho. Hindi, kasi sa Kumu, syempre, nagpi-playtime lang naman ako doon. Kasi nga, pag ganun, gusto ko chill lang. Parang, ayokong ipa-feel sa mga kausap ko na ano, masyadong birechahan. Nasigit na binis. Kumbaga yung show mo, di ba? Oh, gets naman. Totoo. Okay, game. Kanina nyo to dinededicate? JV. Ako sa girlfriend ko. Shout out to my girl right now, if you're watching. Yeah. Yes. Brian. Sa family ko na lang. Oh. Sa akin po, siguro, yeah, family and then yung mga nanonood. At ng mga people na nag-listen, nag-support sa amin. Sa amin. Yeah. Kami para sa'yo. Sa inyo. Sa inyo pala. Sorry. Yeah. Shout out sa friend ko, nag-message siya. Charing!